Magandang araw, Sir Van. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng karanasan ko sa aming paaralan dito sa Nueva Ecija. Itago nyo na lang ako sa pangalang Chloe. JS prom namin nung gabing yon. Lahat ng mga estudyante ay nasa gym. Pero ako ay pansamantalang umalis doon dahil gagamit ako ng CR. Balibalita na meron daw namatay sa CR ng grade 9 na dati raw 3rd year high school at babae raw yon. Pinagtripan daw kasi yon ng bully nilang mga kaklase. Inilak sa CR at doon namatay dahil na rin may hika ang estudyanteng yon. Pero hindi ko na yun gaanong pinaniniwalaan lalo na't matagal na raw ang insidenteng yon. Saka nagbago na rin ang CR. Pumasok na ako sa loob ng cubicle. Nang bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakaupo para umihi. Pero umayos din naman Sir Van ang ilaw. Kaya tumuloy na akong umihi. At sa kalagitnaan nga ng pag-ihi ko, ay may naririnig akong umiiyak mula sa kabilang cubicle. Tinanong ko pa siya kung anong problema. Pero hindi siya sumagot. Hanggang sa natapos na nga ako at mabilis na lumabas. Paglabas ko nga ng cubicle, ay mas lalong lumakas ang iyak. Yung tipong humahagulhol na siya ng iyak. At alam kong sa tabing cubicle lang yon kung saan ako umihi. Kumatok pa ako doon, pero hindi talaga siya tumitigil sa pag-iyak. Kaya ang ginawa ko ay sumilip ako mula sa ilalim ng pinto. Pero laking gulat ko nang wala naman akong nakitang tao. Nag-umpisa ng magtaasa ng mga balahibo ko. At napatili ako ng malakas nang bigla na lang nag-flush ang toilet sa kabila kahit nakabukas naman ang pinto at alam kong walang tao ron. At ang iyak ay unti-unting humihina. Nababalot na talaga ako ng takot ng mga oras na yon. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit parang ayaw humakbang ng mga paa ko kahit sinasabi na ng isip ko na lumabas na ako sa CR. Nang bigla pong bumukas ang pinto ng CR, at nakahinga ako ng maluwag dahil kaibigan ko ang pumasok doon. Nandito ka rin pala, kaya pala nawala ka doon. Saad po niya, at tanging pagngiti lang ang naitugon ko. Nakaihi ka na ba? Tanong po niya sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na kanina pa ako tapos. Hinintay ko na nga siyang matapos umihi para sabay na kaming lumabas. At nang makalabas nga kami, ay bigla ko siyang tinanong kung naniniwala ba siya sa mga ghost. And she answered me po, naniniwala daw siya dahil minsan na raw siyang nakaramdam at sa mismong room naman daw namin. At napag-alaman din namin na dati raw palang sementeryo ito bago raw tayuan ng eskwelahan. Bagay na mas lalong nagpakilabot sa akin. Kaya naman hindi na talaga ako nagsi-CR na mag-isa kahit sa araw. Natatakot na akong ma-experience yon. Hindi ko man siya nakita pero narinig ko naman ang mga pag-iyak niya. Nalaman ko rin na hindi lang pala ang mga estudyante ang nakakaramdam ng kakaiba sa paaralan namin. Maging ang mga teacher at principal po. Sa department daw po kasi nila, minsan daw ay may naglalakad-lakad sa loob. Kahit wala naman daw ibang tao doon, kundi silang mga teacher lang. Pero mas malala pala ang nangyari sa principal namin. Dahil nakita at kinausap pa raw niya ang inakala niyang buhay na estudyante. Yun daw pala ay multo ito. Umiiyak daw ito nang makita niya sa gym ng school. Ginabi na raw kasi siya ng labas dahil nga may inaasikaso tsaka wala pa yung sundo niya. Paulit-ulit daw niyang tinatanong ito kung napaano raw ba. Dahil wala raw po tigil sa pag-iyak. At nang hahawakan na raw niya ito sa balikat, ay laking gulat daw niya nang tumagos lang daw ang kamay niya. Kaya naman daw po patakbo na siyang lumabas ng school. At buti na lang daw ay nandoon pa ang guard ng school. Mula po nung malaman namin ang kwentong yon, ay takot na talaga kami. Hindi na kami nagpapagabi sa school. Ayun lang po Sir Van. Salamat po sa pagbabasa. Good day, Sir Van. Isa akong guro sa pampublikong paaralan. Elementary teacher ako at 20 anyos pa lang.
Itago niyo na lang ako sa pangalang Ma'am Rachel. Nung una ay hindi ako naniniwala sa mga kinakwento ng mga estudyante ko na may nakikita raw silang bata doon daw mismo sa classroom. Baka ako grade 1 student lang yon o kinder na naglalaro. Hanggang sa ako na po mismo ang nakakita, Sir Van. At habang tinatype ko nga itong kwento ko sa inyo ay kinikilabutan talaga ako. Hapon na yon, around 5 PM. Wala nang mga estudyante. Pwera na lang sa janitor ng school. Gumagawa ako ng lesson plan nung mga oras na yon. Nang bigla na lang humangin ng malakas. Kaya naman sumara ang pinto. Kaagad akong tumayo nun para buksan ang pinto. Pagbukas ko ay may nakita akong batang lalaki na ang edad ay nasa 5 taon o 6 na taon. Tinanong ko siya kung bakit nandun pa siya, kung wala ba siyang sundo. Pero naglalaro lang talaga yung bata. Kumakanta-kanta pa nga siya, pero hindi ko maintindihan. Mabuti na lang at natanaw ko si Kuya Roy, ang janitor ng school. Sabi ko sa kanya na pakikuha yung bata at baka kung saan magpunta. Pero kunot-noo lang siyang tumingin sa akin nang makalapit na siya sa akin. Wala naman pong bata, nagtataang sabi niya sa akin. Pagturo ko sa bata ay wala na ito doon, kaya hinanap ko. Kabilis niyang nawala eh, andoon lang siya bago lumapit ang janitor. Ah ma'am, alam ko na po ang nakita mo. Nagpakita na rin po pala siya sa'yo. Nagtaka ako sa sinabi niya at medyo naguluhan. Nakita po ang alin? Yung batang multo po, tugon niya. Kaya nagtayuan ang mga balahibo ko. At sinabi nga niyang nakikita rin niya ang batang nakita ko kanina na akala ko ay estudyante dito sa school. Kaya naman mula talaga nang makita ko ang batang multo na yon ay hindi na ako nag-i-stay na mag-isa sa school. Pera na lang kapag kailangan talaga. At akala ko hindi ko na siya muling makikita. Pero nagkamali ako. Palabas na ako ng room nung mga oras na yon. Alam ko na napatay ko naman na ang electric fan. Pero nung isasara ko na ang pinto, ay bigla na lang bumukas ang lahat ng ceiling fan. Maging ang ilaw ay nagpatay sindi. Nilabanan ko ang takot ko kahit alam kong pinaglalaroan ako ng batang multo. Pumasok ako at muling pinatay ang mga ceiling fan. Pero bigla na lang sumara ng pagkalakas ang pinto. Dahilan para mapasigaw na talaga ako at nanghingi ng tulong. Paulit-ulit ko rin pinipihit ang doorknob. Ngunit ayaw talagang bumukas. Mabuti na lang at may mga dumaang high school students. Kaya nakahingi ako ng saklolo. Kaagad naman nila akong pinuntahan at bago pa man sila makalapit sa pinto ay kusang bumukas na ito. Pati ang mga estudyante ay nagtaka pero sinabi ko sa kanila na hintay na akong makalabas at baka maulit na naman ang nangyari kanina. Ayoko naman sabihin na minumulto ako lalo na't isa akong guro. Ayokong magmula sa akin ng mga ganyang kababalaghan. At akin pong napag-alaman na ang bata palang nagmumulto ron ay ang batang namatay sa mismong classroom namin. Ayon sa isang co-teacher ko na mas matagal sa akin sa paaralan na yon, ang kinamatay pala ng batang yun ay inilak sa cabinet at hindi matukoy kung sino ang sangkot sa krimen na yon. Hanggang sa isinara na ang kaso dahil walang nahuling sospek. Dahil walang nakakita sa sospek. At kaya siguro patuloy pa rin yun sa pagpapakita at pagpaparamdam ay dahil nanghihingi ito ng hustisya. Magandang umaga, Sir Van. Gusto ko lang pong mag-share ng akin pong karanasan about po sa mga multo. Ang pangalan ko pala ay Carlo. Taga San Jose po ako. Hindi ko makakalimutan ang akin pong karanasan sa multo noong elementary ako. Naiwan kasi kami noon after class para maglinis po ng classroom. Sa likod nga pala ng room namin ay masukal talaga. Mahahaba ang talahib. At sa kalagitnaan ng aming paglilinis ay may natanaw akong isang lalaki na nakatayo sa gitna ng mga talahib. Nakatingin siya sa direksyon ko at may sugat ang noo niya. Alam ko ang suot niyang uniforme. Uniforme yun ng sundalo.
Napailing na lang ako at napatanong sa sarili kung paanong nagkaroon ng sundalo sa likod ng room namin. Kinalabit ko ang kaklase ko upang ituro sa kanya ang nakita ko. Pero nung sabay na kaming lumingon, ay nawala na ito bigla. Lumapit pa ako sa bintana upang hanapin ang nakita ko. Pero wala naman na ito. Sinabi ko yun sa kaklase ko, pero tinawanan lang niya ako at sinabing tinatakot ko lang sila. Paglabas namin ng room, ay nakasalubong namin ang isa sa mga teacher namin. At sinabi nito na umuwi na kami dahil hindi maganda na abutin pa kami ng dilim sa eskwelahan at delikado raw. Pag-uwi ko nga sa bahay, ay kaagad ko yung kinuwento sa lolo ko na nag-aral din po sa paaralan na yon. Sinabi nga ng lolo ko na mayroon daw talagang nagpapakita doon at sundalo nga raw. Pinaniniwalaan niya na naging kampo raw yon ng mga sundalo noon. Good day, Boss Van. Isa pala ako sa mga tagapakinig mo. Sobra kong nagugustuhan ng mga horror stories na sinashare mo sa iyong channel. Taga Laor, Nueva Ecija po ako. Ako po si Joanne. At sa Laor ay talaga namang bulubundukin. At ang school ng elementary ay along the highway lang po. Ang school kasi na yun ay madadaanan kapag pupunta ako sa lola ko. Mag-isa lang ako naglalakad papunta sa lola ko para bumili ng kandila. Kasi nga wala pa kami ng kuryente. Kung hindi gasera ang gamit namin ay kandila. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada at natatakot mag-isa kasi nga madilim ang daan, bigla na lang akong napasulyap sa school. At kitang-kita ako mula sa gate ang lalaking nakaputi. Kaya naman lumakas po ang loob kong maglakad kasi nga may tao. Pero ang inaakala kong tao ay multo pala. Pagtapat ko kasi sa gate ng school, ay bigla na lang itong naglaho. As in, kitang-kita po ng mga mata ko ang biglaan niyang paglaho. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Parang napako ang paningin ko sa gate at parang hindi naman na ako makagalaw or kahit makapagsalita man lang. Mabuti na lang may dumaan na nakabike kaya parang nabalik ako sa wisyo. Sinigawan pa nga niya ako at sinabing, "Oy! Umalis ka riyan! May multo riyan!" Kaya ang ginawa ko po ay hinabol ko siya para makalayo na rin sa eskwelahan na yon. Pagdating ko kay Lola, ay kinuwento ko sa kanya ang nakita ko. At sabi po niya ay meron daw talaga multo doon. Nabalot ng takot ang katawan ko at hindi ko alam kung makakauwi pa ba ako sa amin. Kaya inihatid na ako ni Lola. Kaya pala ang ibang motor na dumadaan doon kapag gabi ay bumubusina. Kasi raw ay bigla na lang may tumatawid at naglalaho rin paglagpas ng kalsada. Mula noon ay hindi na talaga ako dumadaan doon na mag-isa kahit pinapagalitan ako ni nanay dahil ayoko siyang sundin. Hanggang dito na lang, Boss Van. Maraming salamat. Boss Van, marami akong naririnig na tungkol sa mga multo, pero hindi ko sila pinaniniwalaan. Sabi ko sa sarili ko noon na gawa lang yun ng malikot nilang imahinasyon. Ako nga po pala si Greg, may asawa at may isang anak. Isa akong security guard dati sa school. Hindi ko na po sasabihin ang eskwelahan na yon para na rin hindi matakot ang mga kolehiyo na nag-aaral doon. Isang gabi, habang nasa duty ako, may nakita akong magkasintahan na naglalakad patungo sa gate. Palabas na ang mga ito at magkahawak pa ang kanilang mga kamay. Handa na akong harangin sila at tanungin kung anong ginagawa nila ng ganong oras. Dahil lahat ng mga estudyante ay nakauwi na. Pero nang harangin ko na sila, Boss Van, bigla na lang akong natakot at napaatras dahil sa nakita ko. Umiikot na ang mga ulo nila habang nanlilisik ang mga mata. At para silang hangin na lumusot sa gate kahit nakasara yon. At hindi lang po yan ang nangyari sa akin sa mga sumunod na gabi. Nakaidlip ako noon, gawa ng puyat na rin. Nang bigla na lang may bumulong sa akin. Pero hindi ko na naintindihan ang sinasabi niya
at humawak pa sa balikat ko. At ang bigat ng kamay niya, ramdam ko yon hanggang sa magising ako. Dahil sa karanasang yon, ay lumipat na lang ako ng eskwelahan at nanatiling sikreto ang nangyaring yon. Mahirap din kasing magkwento sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganito. Kumusta po, Sir Van? Gusto ko nga rin po palang mag-share sa inyo ng karanasan ko tungkol sa mga multo or mga nilalang na hindi lahat ng tao ay nakakakita nito. Ako po si Gwen, 15 anyos na ako at grade 10 student. May kaya po ang pamilya namin, kaya naman po sa private school ako nag-aaral since kinder at hanggang ngayon nga pong high school na ako. Noong elementary po ako, ay hindi po talaga ako pala kaibigan. Tahimik lang po kasi ako at mas gusto ko po yon kasi ayoko po talaga ng maingay. Wala akong pakialam kahit sinasabihan nila akong weird daw ako o hindi kaya ay sinto-sinto. Lumalayo ako sa mga kaklase kong maiingay at tawanan ng tawanan. Kapag break time, sa likod po ng dating math department ako madalas tumambay at doon ako kumakain mag-isa. May garden po kasi doon. Garden yun ng grade 6. Grade 3 naman ako that time. Habang kumakain ako mag-isa, may lumapit sa akin. Pero tahimik lang naman siya. Napasabi na lang ako sa isip ko na baka gusto lang din niyang mapag-isa. Madalas ko siyang sulyapan kasi napakatahimik niya. Nakayuko lang siya na parabang ang laki ng problema. Gusto mo? Pag-aalok ko sa kanya ng sandwich kasi dalawa naman ang baon ko. Pero umiling lang siya, kaya hindi ko na ipinilit pa. Nang matapos na akong kumain, umalis na ako kaagad at nagpaalam pa ako sa kanya. Tumango naman siya sa akin, Sir Van, kaya naman pumihit ulit ako paharap at tinanong ko kung anong pangalan niya. Lara. Tugon nga niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang cute ng boses niya, maliit lang din siya. Sunod kong tinanong kung anong grade niya. Tapos sinabi niyang grade 6. Nagulat ako kasi para lang din siyang grade 3 eh. Hanggang sa tuluyan ko na po siyang iniwan kasi nga tapos na yung break time namin. Nilingon ko pa siya pagkalabas ko ng gate ng garden. Pero wala na siya ron. Kaya naman sobra akong nagtaka. Pero hindi ko na yun pinansin. Baka ka ako nagtago lang sa mga matataas na halaman. Kinabukasan, doon ulit ako nagmeryenda. Nandoon na naman siya at wala na namang kinakain. Kaya pinilit ko na siyang bigyan ng merienda ko. Pero tumatanggi talaga siya. Tapos, may nakakita sa amin ng mga kaklase ko. Tatlo sila, Sir Van. Pinagtatawa na nila ako. Hoy Gwen, mag-isa ka na naman. Hindi ka ba naboboring? Kung sa bagay, sanay ka naman kasi weird ka. Tapos nagtawanan silang tatlo. Kaya naman napakunot-noo ako. Tsaka sumigaw ako pabalik sa kanila. May kasama ako! Pero laking gulat ko nang sabihin ng isa kong kaklase na, Baliw! Wala kang kasama! Nasisiraan ka ng bait, Gwen! Tapos nagtawanan ulit sila. Pero mas nagulat ako sa sinabi ng babaeng kasama ko. Kaya ako nagpakamatay dahil sa mga bully na kagaya nila. Tapos bigla pong humangin ng malakas, Sir Van. Napakalamig ng hangin na parabang may kasamang ulan. Pero pansin ko sa garden lang humangin. Nagtayuan po ang mga balahibo ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o totoo talaga. Kasi ang weird din niya. Hindi siya nakikipag eye to eye sa akin. Lagi lang siyang nakayuko. Kaagad ko pong kinuha ang pagkain ko at mabilis na umalis sa garden. Tsaka tinanong ko ang tatlong kaklase ko na nakakita sa akin sa garden. Kung nag-iisa lang ba talaga ako nung makita nila ako. At ang sagot po nila ay mag-isa lang daw talaga ako. Ipinilit ko talaga na may kasama ako. Pero wala raw talaga. Sinabi rin po nila sa akin na may multo raw talaga sa school na yon. Kaya hindi sila kung saan-saan nagpupunta. Matagal na raw po pala yung nagpapakita sa kagaya kong laging gustong mapag-isa. Kaya mula noon ay hindi na ako bumalik doon. Sumasama na rin ako sa mga kaklase ko.
At yan po ang karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan. At hanggang ngayon po ay may mga nakikita at nararamdaman pa rin ako. Pero hindi ko na pinapansin pa. Sabi ng mama ko, nakabukas daw po ang third eye ko. Magandang gabi po, Sir Van. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Hindi ko po tunay na pangalan. Lagi po akong nakikinig sa channel mo. Kaya naman gusto ko lang din pong mag-share ng experience ko about sa ghost. Way back 2018. November po yon. Katatapos lang ng undas. Kaya naman balik eskwela na kami. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ay lapitin po talaga ako ng mga kaluluwang hindi matahimik o yung humihingi ng hustisya. Madalas silang magpakita sa panaginip ko na humihingi ng tulong. Pero ang hindi ko inakala ay magpapakita rin pala sila sa akin. Nagkaklase na kami that time. Nagdi-discuss si ma'am sa harap. Eh ako malapit lang sa bintana ang upuan. May nakita akong babae na nakaputi at mahaba ang buhok. Inakala ko nung una estudyante lang din siya. Pero nagulat na lang ako nang humarap siya sa akin, Sir Van. Not totally humarap. Yung tipong sapat lang para makita ko ang mukha niya. Medyo malabo ang mukha niya at hindi siya nakatingin sa akin ng diretso. Pero kitang-kita ko ang dugo na umaagos sa mukha niya. Nang maalala ko na siya ang nasa panaginip ko, ganun na ganun ang itsura. Natulala lang ako. Tapos hindi ko na malayan na tinatawag na pala ako ng teacher ko. Nung naglaho siya sa paningin ko, saka lang ako parang nabalik sa wisyo. Nagagalit na ang teacher ko at pinagtatawanan na ako ng mga kaklase ko. Nang bigla raw na nanlisik ang mga mata ko, kaya natakot daw silang lahat sa akin. Kinuwento yun ng kaibigan ko. Nakakatakot daw yung mga mata ko noon, nung tumingin ako sa kanila. Pero para sa akin, normal ko lang naman silang tinitignan. At hindi pa dyan nagtatapos. Pauwi naman na po kami noon. Hapon na noon. Mag-aalasing ko na. May tumawag po sa pangalan ko. Kaya nahinto ako sa paglalakad. Tapos hinanap ko kung sino yung tumatawag sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko ang matandang babae na duguan din ang mukha malapit sa gate ng school. At isa rin siya sa napapanaginipan ko. Dahil sa takot ko, ay pumikit ako at kunwaring hindi ko siya nakikita. Pero grabe yung takot ko ng mga oras na yon. At pag uwi ko, sabi ko kay mama, gusto ko na lang lumipat ng school. Pero ayaw ni mama, kasi nga malayo na yung susunod na school. Ilang buwan din akong ginambala ng mga yon. At para talaga akong mababaliw. Sinasabi ng babae sa panaginip ko, biktima siya ng panggagahasa. At yung matandang babae naman ay biktima ng hit and run. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po. Pwede po ba akong magbahagi rin ng aking karanasan sa channel mo, Sir Van? Ako nga pala si Luigi. 23 anyos na. At kasalukuyan ngayong kolehiyo. Transferi ako noon sa public school noong lumipat kami ni mama ng bahay. Kami na lang kasi ni mama ang magkasama sa buhay mula noong iwan kami ni papa at sumama ito sa ibang babae. Malaki ang naging epekto nito sa akin na talagang umabot pa sa depresyon. At ito na nga ang aking kwento. Unang pasok ko sa school kung saan nga ako nagpa-transfer. At bilang transferee, ay wala akong kilala kahit na isa sa mga kaklase ko. Kaya naman bumubukod talaga ako sa kanila. Kumbaga solo flight ba. Wala rin nagtatangkang kausapin ako dahil nga bagong estudyante lang ako doon. Yung section nga pala namin is nasa second floor. Nung minsang pababa na ako ron, parang may sumasabay sa akin sa paghagdan. Pero wala naman akong kasama ng mga oras na yon. Hanggang sa mas malakas na talaga yung yapak niya. Na para bang may kasama pang hinihilang kadena. Sa takot ko ay nagpaapura talaga akong makababa
Tapos nakasalubong ko po yung isa sa mga teacher ko, si Ma'am Susana. Oh, Mr. Santa Ana, bakit namumutla ka at pawis na pawis? Nag-aalala niyang tanong. Ma'am, kasi hindi ko na nga maituloy ang sasabihin ko. Tsaka baka isipin niyang nababaliw lang ako. Pero bigla po siyang umiti sa akin at tinapik ang balikat ko. Sabay sabing, nagparamdam din ba sa'yo yung estudyanteng tinanikala dyan ng mga fraternity? Nagulat ako sa sinabi ni Ma'am Susana. Ang akala ko kasi ay ako lang ang nakaramdam doon. Bakasyon noon, nung mangyari ang insidenteng yun, pagkukwento ni Ma'am. Lalaki yung estudyante na yon. Niligawan kasi niya yung crush ng kaklase niya. At nung sagutin siya ng babae, nagselos yung kaklase niya na member pala ng fraternity. Kaya hayon, tinorture siya at nilagyan ng tanikala sa paa para hindi siya makaalis. May busal din ang bibig niya kung kaya't hindi makapagsalita. 2 araw bago natagpuan ang katawan niya na wala ng buhay. Kung hindi lang sana siya binugbog, maaaring buhay pa siya. Mahabang pagkukwento ng teacher ko na talaga namang nagpakilabot ng sobra sa akin. Yung mga gumawa raw po noon ay sumuko dahil hindi raw sila pinapatulog nung pinatay nila. Kaya inamin nila ang buong pangyayari kung paano nila pinatay. At nalaman ko rin na transfer din pala ang pinatay na yon. Hello po, Sir Van. I'm Trixie, 24 years old, at isa po akong law student. Meron po akong friend na nakikinig sa channel mo, at minsan na rin daw siya nag-share ng story about her experience sa ghost. At ito naman po ang akin. Grade 7 po ako that time. May teacher kami na lagi ko pong nakikitang may kasamang batang babae. Siguro nasa edad 2 taon po ang bata. Kapag nagkaklase siya, nasa tabi lang niya yung bata, pero hindi niya pinapansin. Then one day, nagsusulat si Ma'am sa blackboard. Ako naman giningitaan ko yung bata. Nasa bandang likuran po ako eh. E di nakikipaglaro po siya ng itbulaga sa akin. E di parang bata rin ako na ginagaya ko yung bata. Tapos kinalabit ako ng kaklase ko na si Gemma. Anong ginagawa mo, Trixie? Natatawa niyang tanong sa akin. Nilalaro ko yung anak ni Ma'am. Tugon ko naman, nang bigla po niya akong binatukan. E di nagalit ako. Gumanti ako. Nakita kami ngayon ng teacher namin. Sumigaw siya at pinatayo kami ni Gemma. Sabihin niyo sa akin kung bakit kayo maingay dyan sa likod. Sigaw niya. Kaya nanginig po talaga ang buong katawan ko. Tapos biglang sumagot si Gemma. Ma'am, si Trixie kasi... Sabi niya nilalaro niya raw ang anak mo eh. Wala ka naman pong kasama. Nakita ko na natulala si Ma'am sa amin. Tapos biglang kumalma siya. Pinaupo na niya kami at nagpatuloy siya sa pagsusulat. Tapos yung bata, nakatingin pa rin sa akin. Pero hindi na siya nakikipaglaro. Nagtataka naman ako kung bakit hindi nila nakikita yung bata. Nung matapos na ang klase namin, last period po kasi si Teacher Ana eh. Pinaiwan niya ako at may itatanong daw siya sa akin. E di hinintay naming makalabas lahat ng kaklase ko bago niya ako kinausap. Nakikita mo ang anak ko? Tanong po niya sa akin. Kaya mas lalo akong nagtaka. Bakit niya kailangang tanungin ako kung nakikita ko ang anak niya? Opo, Ma'am. Ayan po siya sa tabi mo. Sabay turo ko sa gilid niya kung saan naroroon ang bata. Nagulat na lang ako nang humagulhol po siya ng iyak. Bagay na mas lalong nakadagdag ng pagtataka ko. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Ang sagot niya sa akin, buti ka pa, nakikita mo ang anak ko. Tapos tinanong niya ako kung ano raw itsura ng anak niya. Kinikilabutan na po ako that time. Alam ko nang may mali eh. Nanlalamig na rin ang buong katawan ko. At para bang ayaw nang bumukas ng bibig ko. Maganda po siya at maputi, Ma'am. Natatakot na tugon ko at hindi ko na magawang tignan ang batang nasa tabi niya. Lalo siyang humagulhol nang sabihin ko ang itsura ng bata. 5 taon na siyang patay, Trixie.
saad ni Mama na mas lalong nagpanginig sa katawan ko, Sir Bana. Sa takot ko po, niyakap ko talaga si Mama at sinabi ko talaga sa kanya na natatakot ako. Nararamdaman din naman daw niya na parang lagi siyang may kasama pero hindi naman daw po kasi niya nakikita kaya hindi niya alam na anak niya yon. Pagkatapos noon, kinausap niya ang anak niya at humingi siya ng tawad. Nalaglag daw po kasi yun sa hagdan at yun ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. At alam mo ba, Sir Van, nung humingi na si Ma'am ng tawad sa anak niya, bigla na lang naglaho yung bata at hindi na ulit nagpakita sa akin. Magandang araw, Boss Van. Itago muna lang ako sa pangalang Harold. Nais kong magbahagi ng aking karanasan sa school kung saan ako nag-aral ng high school. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Sir Van. Second year high school ako noon. Yung room kasi namin is nasa dulo. Tapos yung CR, nakabukod. Wala kaming sariling CR sa room. CR yun ang lahat ng second year students. E di ganito na nga. Sa bandang dulo ako umihi, sa toilet bowl, tapos sa gilid may bintanang maliit doon. Nasa kalagitnaan ako ng pag-ihi, nang marinig kong may umuungol na parang umiiyak, ganun po. Hindi siya gaanong malinaw eh. E di tinapos ko na ang pag-ihi ko, nang bigla na lang napansin ko, mula sa gilid ng kanang mata ko, na may sumilip sa bintana na nakakulay puti. Mabilis lang naman yon. Kaya hindi ko na pinansin pa. E di lalabas na ako ng CR. Nung malapit na ako sa pinto ng CR, kusa siyang bumukas. Hindi ko pala yun nailak. Tapos biglang humangin ng sobrang lakas. Tapos ang lamig. Kaya yung pinto sumara ulit. Sa takot kong matrap sa loob ng CR, pinihit ko kaagad ang doorknob. Pero ayaw mabuksan. Kahit anong pihit ko, ayaw talagang bumukas, Sir Van. E di pinagpapawisan na ako ng malapot. Natatakot na rin ako eh, na baka hindi ako makalabas. Sumisigaw na talaga ako sa loob, habang patuloy sa pagpihit ng doorknob. Wala na akong pakialam kung masira ko siya, basta makalabas lang ako. Sinisipa-sipa ako na rin yung pinto, para makadagdag ingay, para may makarinig sa akin. Pero wala talagang nakakarinig. Nang bigla na lang akong makarinig ulit ng pag-iyak, yung iyak niya para siyang nahihirapang huminga. Mas lalo po akong natakot. Kaya buong lakas kong pinihit ulit ang doorknob. Tapos umiiyak na ako. Patuloy pa rin na may umiiyak. Tapos yung ilaw ng CR, biglang namatay. Kaya dumilim talaga sa loob. Mabuti na lang at sumindi rin kaagad. Wala nang lumalabas sa bibig ko ng mga oras na yon, kundi paghingi ng tulong. Nararamdaman ko na rin na may kasama ako sa loob. Dahil may naglalakad na sa likuran ko. Ang bigat po ng mga yabag niya at parang papalapit siya sa akin. Naghalo na talaga ang luha at pawis maging sipon ko ng mga oras na yon. Sinasabi ko sa sarili ko na sana panaginip lang yon at magising na ako. Ang mas nakakatakot pa, nung lumakas yung iyak at may nakikita na akong anino sa gilid. Akala ko talaga katapusan ko na. Buti na lang bumukas din siya. Pawis na pawis akong lumabas sa CR at nangihina habang takot na takot. Halo-halong emosyon talaga ang nararamdaman ko. Kinuwento ko yun sa kaibigan ko, kaya hindi na rin siya nag-CR doon. Maging ako ay nakiki-CR na lang sa CR ng first year. Kung minsan ay pinipigil ko na lang, kaysa maranasan ulit ang naranasan ko sa CR na yon. At nalaman ko rin na hindi lang pala akong naka-experience noon. May mga nauna pala sa akin. Kaya takot na raw silang mag-CR talaga doon. Hindi namin alam kung sino ba ang nagmumulto doon. Basta ang alam lang namin, nakakatakot talaga.